Magandang umaga, tanghali o gabi, o kung anong oras man ninyo pinanonood ang video na to. Ako si Papa T, ito ang MOTO Wido. So ngayon, diba, dalawa motor ko, isang Honda Click at isang SkyDrive. So itong SkyDrive na to, matagal ko nang hindi nagagamit. So most probably wala na siyang power sa baterya. Pwede ko naman siyang gamitan ng kickstart, pero meron lang akong gustong ipakita sa inyo at i-share, no? First, check muna natin kung talagang wala na siyang baterya. Okay. So, ito yung susi. Saksak natin. Natin kung magkaka-power. Okay. Umilaw siya pero mahina yung ilaw niya, no? Start natin. Wala talaga. So, talagang lobat na. At pagka pinipindot, pag pinipress ko yung preno, namamatay siya. So, talagang dead na ang battery niya. Okay. Okay. So, nakita natin, talagang lobat na yung baterya ng SkyDrive natin. Although, sabi ko nga, pwede natin siyang i-kickstart, pero ayokong gawin yun dahil meron akong gustong ipakita sa inyo at gustong i-share sa inyo. Gagawa tayo ng charger ng baterya ng motor at pwede rin sa baterya ng kotse. So, ano, let's go! Okay, so ito ang magiging charger natin. Well, hindi naman itong buo na to, no? So, kukunin lang natin ito. By the way, ito ay matagal ko ng CPU, hindi ko na siya nagagamit. So, sabi ko, might as well, bakwasin ko siya ng mapakinabangan naman. So, ngayon, babakwasin ko muna ito at kukunin natin yung kailangan nating pyesa. Wait lang kayo dyan. Hindi tayo pwedeng mekaniko sa barko dahil malalaglag sa dagat ang tools mo. Ito ang kailangan natin. Ito mga to, yan natin kailangan yan. Okay? So, set up natin to. Okay, so, ito na yung power supply. Nabaklasan natin siya. Ngayon, te-testingin natin siya kung gagana itong power supply natin. So, bago yon, hanapin mo yung green wire dito. Ha? So, ito yung green wire at yung black wire. Ngayon, para malaman natin kung gumagana siya, kailangan makita natin umikot tong fan na to. Okay. So, dito ka muna sa baba. So, nakita nyo itong green at saka black wire na to. Pagsasamahin mo yan or i-jump muna natin yan. Okay? Later na natin pagsamahin yan. So, gagamit tayo nito. Gumawa na ako nito. Yan. Gagamit tayo niyan. Okay? So, isusok-sok mo siya sa green at sa black. So, jumper lang tayo. Jumper. Okay. So, ganyan. Okay? Ngayon, sasaksak natin. Kailangan umikot to para malaman natin na gumagana pa siya. Okay. So, nakita naman natin umiikot siya. So, okay siya. Gumagana siya. Okay. Okay. Puro okay. Parang yung teacher ko ng high school. Puro okay. So, alam na natin gumagana siya. Ngayon, ang gagawin natin, paghihiwala-hiwalayin natin itong mga ito.
pagsasama-samahin natin. Okay? Balik tayo. Kung makikita nyo, okay, kung makikita nyo dito, hiniwalay ko yung pula, dilaw, at yung mga itim, at yung orange. At may makikita kayo dito yung blue, violet, gray. Tapos dito, meron pa akong hiniwalay na tag-isang red at saka black dahil meron tayong gagawin pa rito mamaya. Okay, so itong blue, violet tsaka gray, hindi natin nakakailangan ito. So, itatali na lang to natin mamaya, no? Somewhere there, no? So, tatali na lang natin yung mamaya doon. O pwede natin putulin dyan kung anong gusto nyo. Okay. So, information lang, no? Ang red wire, ang supply nito is 5 volts. Ang yellow wire, ang supply nito ay 12 volts. Ang orange naman, ang supply nito ay 3 volts. At ang black naman, ang supply nito, ground lang. Okay? So, yun lang silbi nito, ground. Ginawa na natin, kung naaalala nyo kanina, yung green wire na sinasabi ko at black wire, ginawan ko na sila ng switch. So, dito ko na sila pinagdikit, no? Ito yung green, at ito yung black, no? So, dito ko na, ginawa ko na sila ng switch. Okay? Okay. So, ngayon, gagawin natin to ng mga terminals. Ito, at ito. So, gagamit tayo nitong I-terminal. Okay? So, ito. So, tapos na natin ikabit, no, yung terminals sa 12 volts at saka sa ground. So, take note lang, hindi ito fast charger. So, kailangan mong i-charge yung baterya minimum of 2 hours, maximum of 3 hours. Pero I suggest mag 2 hours lang kayo. Okay? At huwag mo syempre kalilimutan, baka makalimutan nyo, i-charge nyo tapos mag-mauling kayo, no? So huwag ganon. So kailangan orasan nyo, bantayan nyo rin, huwag nyo kalilimutan, no? So baka mag-overcharge ang baterya nyo, lulobo, masira. So without further ado, let's go out and test this. Okay? Okay guys, dito na tayo. So, sinaksak ko na to doon sa baba. May outlet dyan. Kinabit ko na yung yellow, which is the 12 volts sa positive. And then, yung black sa negative. Okay. So, ang gagawin na lang natin, switch on yung power. No? And then, mag-aantay tayo ng 2 hours. Okay. Tingnan natin kung ma-under yung fan. Kita nyo ba? Ayan, ma-under yung fan, ha? Okay, kita nyo. So, antay tayo ng 2 hours. Or, try natin 1 hour kung magkakaroon siya ng karga. Malaman lang natin kung may karga siya. Okay? See you later. Okay, so
susubukan na natin kung nag-start siya. Ibabalik natin siya dun sa aking motor. Malalaman natin kung nagkarga siya. Okay. Natin. So, tingnan natin kung magkakarga siya. Uy, lumakas ang ilaw. Alright. So, ibig sabihin yan, success ang paggawa natin ng charger. Alright. Okay, so, ayun na nga. Nagawa nating ma-charge yung baterya ng motor ko, yung lumang motor ko. Okay, so again, ang charger na ito, hindi ito fast charge. Kung gusto niyo, mag-fast charge, meron tayong konting piyesa na kailangan palitan doon para maging fast charge siya, which is hindi na natin ginawa dahil wala tayong available dito na piyesa dito sa bahay. At kung naalala nyo na banggit ko sa video, meron akong hiniwalay na dalawang wire, yung pula at saka itim. Kasi sabi ko, kakabitan natin ng USB yun para sa charging naman ng cellphone. Sa kasamang palad, naubusan tayo ng LED, yung panghinang. So, hindi ko siya naikabit. Next time, no, gagawa natin ng video yan para may pakita ko sa inyo na yung power supply pwede rin gawing USB charger ng cellphone. Okay? Again, no, lagi kong inuulit to at lagi kong sinasabi to, yung mga bagay-bagay na ganito, natututunan ko lang ng sarili ko. Hindi ako nag-aral ng electronics, hindi ako nagpaturo kung kani-kanino man. Kusang nag-research lang ako, kusang inaral ko lang din siya. No? So, kung sa tingin nyo may mga mali dun sa ginawa ko, please, feel free to comment below para at least next time, alam ko yung gagawin ko. Kung meron kayong suggestions, violent reactions, or, you know, criticisms, walang problema sa akin. Welcome sa akin yan. Gustong-gusto ko yan dahil, syempre, gusto natin matuto. Diba? So, yun lamang po. I hope kahit pa paano nakatulong at may natutunan kayo. At maraming salamat. Please don't forget to hit like, share, and subscribe. And please hit the bell button para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko. Muli, magandang umaga, tanghali o gabi, o kung anumang oras ninyo pinanonood ang video na to. Ako po si Papa T at ito ang Moto Uwidog.